Ma'am, pakikwento na po. Ano po yung pinakahihintulong po natin? Ano po yung nangyari po sa inyo ni Nanay, Madeline Oxenio, sa inyong ina? Kasi po, nag-manicure po yung mama ko ng simula po umaga hanggang mahapon po. Namuwi po siya ng 4:30 po ng hapon. Tsaka nagpaalam po sa tatay ko na magtutupi po ng labahan po sa kabilang bahay po namin. Eh, babayaran naman po kasi po manicure lang po yung pinagkakitaan po ng mama ko. Eh, hindi po sapat yun para po sa amin na panggastos po araw-araw. Kaya po nag-extra po yung mama ko. Pagpunta niya po doon sa kapitbahay po namin na magtutupi po siya ng labahan. Eh, naman po siya sa papa ko na kung pwede. Eh, okay naman daw po sabi ng papa ko. Kaya po umalis yung mama ko. Tsaka po umuwi po ng 6 p.m. po yung mama ko. Wala po yung papa ko sa bahay namin. Yung kapatid ko lang po yung nandun. Pagkatapos po, tanong po yung mama ko sa kapatid ko po kung saan po yung papa ko. Eh, sabi niya, hindi niya daw po alam. Yun pala po, nag-inom po. Then, 10 p.m. po ng gabi, dumating na po yung papa ko. Lasing po, tsaka galit na po. Tsaka nag-ano na po siya ng, ano po, ng mga gamit po namin. Tsaka po, hindi po alam ng mama ko na yun po, na galit po siya pala, na sasaktan niya po palang mama ko. Eh, dinaldali niya pong, sinuntok po yung mama ko dito po sa mukha, dito po. Tsaka hinawakan niya po sa buhok, tsaka pinagsusuntok niya po sa batok yung mama ko. Eh, yung mama ko po, hindi naman po makalaman kasi ano po, yung ano po ng papa ko. Hindi niya na po alam yung gagawin niya po sa sakit po na ano, nagawa sa kanya ng papa ko po. Tapos po yung kapatid ko, sinabihan niya yung papa ko na tama na po kasi may sugat na po yung mama ko. Sinugatan niya po dito sa ulo ng sanggot po. Sinabihan po siya ng kapatid ko na tama na po. Sabi ng kapatid ko, buti mo tay. Yung sabi po ng kapatid ko, siyempre po nakikita niya po yung may sugat na po yung ulo ng mama ko, na awa po. Eh, wala naman pong magawa yung kapatid ko. Siyempre po, 13 years old po siya, hindi po siya makalaban. Eh, sabi po ng tatay ko sa papa ko po sa kanya, eh, ano, lalaban ka na ba? Papatayin kita. Kaya yun po, wala pong nagawa yung kapatid ko. So, ibig sabihin, ito bang ginagawa ng inyong tatay kay nanay? Eh, ito ba'y matagal niya nang gawain? Talagang matagal lang nananakit sa inyo? Matagal na po. 5 years old pa lang po ako. Sinasaktan niya na po yung mama ko po. Kapag nagagalit po siya sa mama ko, nagiinom po yan, tsaka sinasaktan niya po. Pero mami mo lang ba o pati kayong magkakapatid? Minsan po kami po. Hindi niya po kami pinagbubuhatan ng kamay, pero parang tinitit niya po kami na pag lumaban po kami, papatayin niya po kami, sasaktan din niya po kami, ganun po. Okay, anong trabaho ng tatay mo? Wala po. Tambay lang po. So paano kayo nabubuhay? Ang bumubuhay sa atin, sa inyong pamilya, ay si nanay. Opo, yung ma'am, nanay ko lang talaga po. Alam mo, Kapitana, nakita ko yung picture. Mm-mm. Talagang may... Tama, no? Tama sa talaga ulo, yung ulo. At may hiwa, tahe. May tahe. Oo, so pasintabi na lang po sa mga kumakain ngayon. Kasi tinaga. Oo. Tinaga ni Ronelo Oxenio ang kanyang bisis sa Madeline dahil nga sa pamimintang na ito'y nakikipag-inuman daw sa kapitbahay. Pero kahit na. Mr. Ronelo, ako po si Carol, kay Idol Raffy Tulfo. Kasama ko po si Shari. So kukuni po namin, sir, yung inyong panig. Ano po ba ang nangyari? At bakit kayo ay tinaga ang ulo ni Ma'am Madeline noong July 22 at matagal nyo na daw nananakit sa inyong asawa, sir? Hindi ko naman sa tinaga, ma'am. Kung tinaga ko siya, siguro... Ano nangyari sa kanya? Pero may hindi ko alam kasi lasing ako eh. Mahinampas lang guro siguro ako kung anong bagay. O hindi ko sa tinaga. So hindi niyo tinaga, pero aminado ho kayong nasaktan niyo yung ulo nito ni Mrs. Ninyo dahil sa sobrang kalasingan ninyo, hindi niyo na po alam kung anong nadukot ninyong bagay para maipukpok. Tama? Opo, ma'am. Tama, ma'am. Kaso, ma'am, yung parang may nadinig ako, ma'am, na parang binubunga-ngangaan niya ako. Kaso lasing ako eh. Sir, inaamin ko, nakasala ako. Okay, good. Kung inaamin mo, pero ang tanong, matagal nyo na po bang gawain itong pananakit? Dahil ayon sa inyong pamilya, matagal nyo na binubugbog ang inyong asawa. Tama yan, ma'am. Binubungangaan niya ako, ma'am, kasi may sino bang tao na pag binungangaan, palaging simpre makwandi ng ulo. Pero tatay, hindi po katwiran yon tatay para saktan mo yung misis mo. Kasi alam mo tatay, yung ulo po ni nanay may tahi. Tama yan, ma'am. Dito pero... nga po. Tapos tatay,
matagal niyo na pong ginagawa to, hindi lang po sa inyong misis, pati rin dun sa inyong mga anak. Hindi ma'am, wala, hindi ko sandala ma'am, sinasaktan yung mga anak ko ma'am. Pero bakit mo nga nasasaktan ang iyong misis? Dahil lang sa bunganga niya, ano po ba yung pangbubungangang sinasabi sa inyo ng misis no? Ano? Sabi niya sa akin ma'am, ginasagod na lang daw ako eh. Sabi niya. Ano parang po? Parang ginasagod. Para pong palamunin. Palamunin. Ah, palamunin. Ano pa po? Palamunin. Ano pa po? Yun ang tumatanong sa aking isipa, ma'am. Okay. Na tumutulong din ako sa aking pamumuhay. Pinagsasalitaan pa rin niya ako ng mga sama. So parang sinasabihan kayong ko, palamunin. Yung ginagawa niya, ma'am, sa akin. Okay. So kayo po ay sinasabihan ng palamunin, Mr. Ronelo. Tama yan, ma'am. Tanong, kayo po ba ay may trabaho? Wala ho, ma'am. Pero bakit wala po kayong trabaho? Kasi ma'am, may matanda na ako, ma'am. 54 na ako, ma'am. Sir, wala sa edad ang pagtatrabaho. 54 years old kayo, kayo eh malakas pa. Kaya-kaya niyo magtrabaho. Eh talagang kahit sinong tao, sir, sasabihan ka ng palamunin. Ikaw ang padre de familia, ikaw ang gagawa ng kaparaanan para kayo ay tinutulungan kami, ma'am. Obligasyon niyo po yun, sir. Tama yan, ma'am. Tinutulungan kami, ma'am, ng mga parents ko din, ma'am. Kasi kaya tatay malakas ang loob niyo magganyan. Kasi nga ho, tinutulungan pa rin ho kayo ng inyong mga magulang. Tumutulong din ako, ma'am, sa kanila. Gaya po ng? Kailan ko tinutulungan. Gaya po ng? Nang may bukid kami, ma'am. Tumutulong ako doon. Sa bukid, tumutulong ho kayo? Oo. Araw-araw po ba kayong tumutulong sa bukid? Hindi rin. Hindi rin. Minsan. Eh di hindi rin tuloy-tuloy ang pagtatrabaho, hindi rin tuloy-tuloy ang kita. Eh talagang palamunin ho kayo. Pasensya na ho ninyo gawin na tuloy-tuloy. Ma'am Madeline Oxenio? Yes, ma'am. Andiyan na po si Sir Ronelo. Kausapin niyo po. Sige, mag-usap po kayong dalawa. Gusto ko tanong, Doy, maghiwalay na sa'yo, Doy. Kasi ayaw ko na. Hindi na maganda yung ginagawa mo sa akin. Matagal na andito mga anak mo. Hindi lang isang beses tayo kakain isang araw. Huwag mo sabayin na may trabaho ka. Maasa ka lang sa pamilya mo. Tapos yung pamilya mo, hindi naman tumutulong sa'yo lang. Kaya ako naman araw-araw gumagawa ng ano natin. Tapos masama pa rin ako sa'yo. Ano yung kasalanan ko doon na nagtupi ako ng labahan doon kanay Nobelin? Hindi ka man ang pagdating mo, hindi ka man ang nagtanong kung saan ako galing. But ano, nagiinom ako. Hindi ako nagiinom doy. Marami akong testigos dyan. Kahit tanungin mo sila doon ngayon. Kasi ne, kumakain ako, parang may narinig ako na binubungangaan mo ako. Hindi kita binungangaan, ikaw yung sumugod sa akin. May narinig ka sa akin na ano, wala. Ako, ito, naginatawag, may nakainom testigo ba? Yung anak mo, testigo yung anak mo, na bigla mo na lang ako ginsuntok sa ulo. Ayan, si Tuto, testigo yan. Hindi nga ako nakaimik sa'yo, di ba? Hanggang binugbog mo ako sa ulo, hanggang nasugatan ako. Hindi ko nga nasugatan alam. Nasugatan na yung ulo ko. Ano yung sinabi mo sa akin? Wala, kahit magulang mo, walang sinabi sa akin. Okay, Tatay Ronelo? Yes, ma'am. Okay, ano po bang gusto niyong mangyari, sir? Kung sa inyo po ang, kung kayo po ang tatanungin. Ayun, ma'am, nagbubunga nga yung nanay niya dito kasi, sa labas. Kasi alam mo, Sir Ronelo, hindi naman pwedeng sabihan ka na ang sipag-sipag mo. Diba? Pero ang bumubuhay po sa pamilya po ninyo, itong si Nanay Madeline, nagsa-sideline ng manikurista, labandera. Hindi niyo po ba na-appreciate yung ginagawa ng misis po ninyo, sir? Ang sinasabi alam nga po niya, imbis na kamustahin niyo siya yung sa trabaho wala, niya, ma'am. Bugbog pa inaabot sa inyo. Sobra naman niya, ma'am, yung bunganga niya, ma'am. Ayan sila. Eh anong gusto niyo, sir? Puriin po kayo, sir? Hindi naman, ma'am. Ung ginagawan ko lang, yung tama, pag-asawa kami, ma'am, parang hindi niya ako pagmaliit-maliitin. Alam mo, sir, hindi mo ba makuha ang aming pinupunto? Ikaw ay matanda na, 54 years old. Alam mong palamunin ka dahil wala ka kamot sa'yo. Yun na nanggaling, ha? Wala ho kayong pinagkakakitaan dahil wala ho kayong trabaho. Kayo po ay aminado rin na umaasa sa inyong mga magulang. Sa tingin nyo, tatanungin kita, tama po ba yung ginagawa nyo, Mr. Ronelo? Tama ba? Bilang hindi isang ama, bilang asawa, tama po ba? Ay, anong gagawin ko, ma'am? Nawala naman akong alam trabaho.
Sir, hindi natin pwedeng ikatwiran na wala kang magagawa dahil wala kang alam na trabaho. Marami kang kayang gawin na trabaho. Kung marunong kayong magmaneho, maging tricycle driver kayo. Humingi kayo ng assistance kay kapitana. Ipasok kayong driver kahit dyan sa munisipyo. Kahit ano, mag-tricycle, mag-jeep. Maghabal-habal, kahit bawal. Eh, kung talagang kakailanganin talagang ano. Tanod. Maging tanod kay kapitana. Oh. Kung gusto mo, sir, may paraan. Kung ayaw mo talaga, marami kang idadahilan. At Nanay Madeline, kanyo, nandiyan yes, po yung nanay nito ni Ronelo? Nandiyan po sa bahay po ninyo sa labas? Opo po, dati po, nandito po siya, nagbubunga nga po. O sige, papasukin nyo nga nanay. Baka pwede nyo papasukin, kausapin namin yan. Eh, doon na lang po sa labas. Kasi masama yung loob. Pwede nyo na itawagin para pagsabihan din po namin yung... Nanay Madeline ni Shari. Na... Siyempre bilang magulang, wag din nila konsinti na maging tamad. Itong si Ronelo, Diyos ko Lord, ang tanda na. Ayan, si Rubelin. Rubelin, papasukin mo kay lola mo yung nagbubunga nga daw dyan sa labas. Oo. Sige, sige, Rubelin. Papasukin mo yung lola mo. Para mapagsabihan na, dali na, Rubelin, para makakausap din namin. Matapos na yung problema. Pero, Kapitana, baka pwedeng pa-standby po kayo ng inyong mga tao doon sa bahay ni Nanay ni Nanay Madeline. Baka po kasi magkaroon ng kumusyon dyan. Patapo okay, na po kayo ng tao doon po sa bahay nila. Papunta na po kami doon. Kapitana, wag po kayong aalis. Sana naiintindihan nyo din yung sinasabi namin ni Kapitana Carol. Ano, ito din po ay para po. Kasi alam nyo tatay, kung tutuusin, pwede po namin tulungan si nanay na masampahan po kayo ng kaso at kulong po kayo dyan lalo na't may mga ebidensya tayo. Okay? Pero itatanong po natin kay Nanay Madeline kung ano po ang magiging desisyon po niya. Kasi may mga anak po kayo. Kung pwede nga po tatay na wag na muna po kayong umuwi doon at sumiksik na lang muna po kayo doon sa nanay po ninyo. Doon ka na lang kaya sir. Para at least everybody is safe, di ba, Shari? Nananakit ka kasi tatay eh. Correct. Wala ka sa tamang hulog, pati yung pangangatwiran nyo, Mr. Ronero, pasensya na po ha. Mawalang galang po. Kayo po ay tatay, ilan na po ang anak ko ninyo? Malalaki na po yung mga anak ninyo. Hindi nyo pa naisip na noon pa lang eh, ayusin ang pamilya nyo. Kayo ay magtrabaho para sa family nyo, di ba? So, Ma'am Madeline, okay. Yes, po, ano po ang gusto nyong mangyari sa inyong reklamo? Ano po ang solusyon po natin na gusto po ninyo? Gusto ko lang po maghiwalay na po sa kanya. So, pero kakasuhan niyo rin po? Opo. Okay. Sige. Mr. Ronelo. Gusto yung mga anak. Yes, ma'am. Okay. Gusto na daw ni Mrs. Madeline na makipaghiwalay sa'yo. Hiwalay na. Kung yan ang gusto niya, ma'am. Wala akong magawa, ma'am. Okay. Kakasuhan ka rin niya ng RA 9262 dahil sa ginagawa mong pambubugbog. Dinatanggap ko, ma'am. Nakasala ko, ma'am, kasi... Okay, so Shari, aminado naman talaga itong si Tatay Ronelo at willing din siya makipag-iwalay dito kay Nanay Madeline. Pero Kapitana Fatima Trajano, yes, ma'am. Pag-aharapin pa rin po namin silang dalawa sa inyong barangay para at least makapagbigay din tayo ng barangay protection order dito kay Nanay Madeline. Yes po. Opo, at para talaga kayo magiging testigo rin kung sakasakali na klaro na talagang hindi na sila muna, talaga hindi na magsasama. At matulungan na rin natin para makapag-file ng proper na kaso itong si Ma'am Madeline sa korte. Ano po? Opo. Kanina po, yung nandito po si, umihingi siya ng tulong sa akin. Halos umiiyak siya na hindi na siya uulit. Umihingi siya ng tulong sa akin na hindi na niya uulitin. Dahil alam niya na bawsi, saka abuse sa against women sa anak niya, sa asawa niya. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, humingi ka ng tawad at patunayan mo sa asawa mo, sa mga anak mo. Sige, dahil subukan. Po, nakapagpatawad nga ang Panginoon, sila pa. Okay. Kapitana, kung marunong ka, kung maglalambing sa kanila, mag-istri ka. Sige, subukan nga natin. Kapitana, kausapin ito ni Mr. Ronelo. Pero bago po yung kapitana, tanungin nga natin kung ano ba, Shari, ang sinasabi, pulso ng ating mga netizen. Sige. So mag-comment po kayo ng mga number po ninyo para matawagan kayo ng staff po namin at makapagbigay din po kayo ng payo dito kay Tatay Ronelo. Na isang aminado, walang trabaho, at talagang umaasa sa magulang at take note, walang trabaho pero may pambili ng ano pong iniinom niyo, Mr. Ronelo? Whiskey. Wow!
Whiskey, ha? Anong whiskey po yan? Tanduay, ma'am. Tanduay. O, iba ka rin. Ikaw na nakatanduay, pero wala kang pambili. Kanino nyo kinukuha ang pambili nyo, Mr. Ronelo? Wala kayong trabaho. Simple sa mga magulang ko din, ma'am. Ang galing talaga ni Tate Ronelo. Very good. Palakpakan natin. Yung ipon ko, ma'am, yung ipon ko na binibigay sa kapin. Okay. Tignan mo, nakakahingi ka ng pambili ng Alfonso, ng Tanduay, pero maipakain, dagdag sa kita nito ni Mrs. Madeline, wala kang maibigay. Tama ba ako, Ma'am Madeline? Ma'am, nabibigay ako ng kahit ano, ma'am. Ano po? Sabi ka nga, hindi ako bumibigay. Ewan ko sa inyo, sir, ha? Eh, yung gusto ko lang po, tantanan niyo na po kami, lalo na po yung nanay ko po. Hindi ko na po siya gustong lumabi pa po sa nanay ko. Tsaka, gusto ko po na kapag umalis po kami dito, eh, hindi niyo na po talaga kami susundan. Yun lang po talaga yung gusto ko. Wala lang po ako masabi po sa kanya. Okay. Oh, narinig niyo yun, Sir Ronelo, yung mensahe ni Rubilin, narinig niyo po? Yes, ma'am. Naintindihan mo? Opo. Ay, very good naman. Nakamig ito na siyang sabihin. Oh, ikaw naman, pabalik. Ano naman yung sagot mo dito kay Rubilin, sir? Patawarin niyo ako kung anong nagawa kong kasalanan. Pero alinon mo ay nakakuan ako. Nakainom abi ako. Kasi palagi ako mainit ang ulo ko po kapag binungangaan ako eh. Sabihin mo, hindi ka makainom, hindi ka makabugbog ka na ako. Mainit ako, manghold up ako, mangalin ako. Nagalibog may ulo ko. Kung nanong himoon ko, kuha man ako nagagwa sa aton kung nanong kwan. Ryan, okay nun doy. Pilagi dabi pag antos ko sa, pag ano ko, pag nang ano ko sa ano natin, sa pangabuhi natin ba? Pilagi? Ilang bisis mo yun yung ginubra ka na ako, hindi patawad eh, ikaw. Humingi ka ng tawad sa akin, pinasinisa kita. Ngayon, hindi na maganda, brutal na talaga. Brutal na. Pinadugo mo ako. Sandali lang, ma'am, ha. May gustong magkomento lamang po dito si Ma'am Madel Ramos ng Butuan City. Ma'am Madel, magandang hapon po. Magandang hapon din po, ma'am. Opo, ano pong maipapayo nyo dito, ma'am, or komento po ninyo dito kay Nanay Madeline tsaka kay Tatay Ronelo? Mapapayo ko kay Tatay Ronelo na magbago ka na tayo kasi matanda ka na. Di habang buhay, malakas yung katawan mo. Darating yung araw na kailanganin mo yung pamilya mo, kaya umayos-ayos ka na. Relate din po kasi may tatay din po kung may bisyo. Pero sana po, iwasan na din yung bisyong ganyan. Tapos alam mong nananakit ka na, humingi ka ng tawad sa asawa mo, sa mga anak mo. Hindi naman kasi makatarungan na gawin mong pansimbag yung katawan ng asawa mo. Kasi babae din yan. Nanggaling kasi sa napupunan ng nanay mo. Babae yung nanay mo. Di sana maramdaman mo kung gaano kasakit pag tuwing sinasaktan mo yung asawa mo. Yan lang po. Okay po. Salamat, Ma'am Madel. Tatay Ronelo, ang ganda yes, ng sinabi sa'yo ni Madel. Yes, ma'am. Tama, ma'am. O, tama. Puros ka tama. Pero ikaw ay dakilang nananakit sa asawa mo. Hindi mo malang naiisip ang kung gaano kasakit sa isang babae yung ginagawa mo? Eh, hindi ko naman alam, ma'am. Kasi lasing ako, ma'am. Eh. Kaya nga. Doon kayo nasisira, eh. Alam mo? Pero ang amin lang dito, Ma'am Madel, Madeline, ituloy ang kaso. Kakasuhan ka, Mr. Ronelo ni Ma'am Madeline. Itutuloy ang kaso, Ma'am Madeline, tama? Rubelin? Opo, ma'am. Lalaban, ha? Lalaban kayo. Huwag niyong tantanan tong tatay mo na ubod ng bonjing, ubod ng tamad, lasinggero pa. Tay, maisingit ko lang, nagamit ho ba kayo ng droga? Noong una, ma'am, pero ngayon naman hindi na ako, ma'am. Hindi na ako lumalabas ng bahay, ma'am. Kailan po kayo huling gumamit, sir? Matagal na, ma'am, mga hanggang yung mga panaguro, walang paglabas ko, ma'am. Kasi kailan po yung huli, Tay? Yung pagkakuan ko, yung pagkalabas ko ng kulungan, hindi na ako nagamit-gamit. Kailan nga po? Tay, tinutulungan ka lang din namin, ano? Gusto namin na maging honest ka lang din sa amin. So, kailan po huling ikaw gumamit ng droga? Hanggang ngayon, ma'am. Hanggang ngayon. Kahit ipadractice niyo ako ngayon, ma'am. Hanggang ngayon, hindi ako gumagamit. Hanggang yung paglabas ko. Okay. Kailan nga po yan yung huli? Sir, hindi ho namin alam kung kailan. Kayo lang pang nakakaalam. Pakisagot lang po kami ng diretsuhan. Kailan po yung huling gumamit po kayo? Kailan? Yung pagkakuha sa akin, ma'am, matagal na, ma'am. Kailan kasi nga po? Taong ano? Natukhan ako, ma'am, mga nagkuha na kasi ako eh. Yung pagkakuha ni Duterte, nag-ungkat na ako, ma'am. O, naghinto na ako.
Alam mo bakit ko natanong, Kapitana Carol? Nag-message si Director Derek Carrillo ng PDEA. Yes. Naka-monitor siya at sabi niya, malala daw kasi tatay yung ginagawa mong pananakit. Correct. Imposible daw na alak lang daw yan. Correct. Kaya tinanong, pinatanong ni Director. At super fraction sumagot eh. Oo. Talagang wala. Wala talaga sa ano niya. Yes, oh, nasaktan ko yan. Yes. Wala kang makitang pagsisisi. Diba? Wala, walang remorse sa kanya. Parang proud na proud nga siya eh. Eto na po, si Police Major Edwin Luces. Ronelo Oxenio, makinig po kayo ha. Major Luces, magandang hapon po. Magandang hapon din po sa inyo. Major Luces, ito po kasing si Rubelin at si Madeline mag-ina po at nirereklamo po yung ginawa sa kanila ng kanilang tatay dahil nga po sa pananakit at pananaga daw po sa ulo ng kanyang nanay. Ngayon po, napag-alaman po namin Major Luces na ito pong si Tatay Ronelo ay gumamit po minsan ng ipinagbabawal na gamot. Major, ano po kaya yung baka pwede po nating mapaimbestigahan din po itong si Tatay Ronelo Oxenio dahil kawawa din po yung kanyang pamilya? Opo, opo, ma'am. Hanggat maaari po sana ay may parating po sa atin yung information na yan. At hanggang maaari po sana ay makipagtulungan na rin yung complainant natin o kung yung kliyente natin dyan ngayon upang maisagawa po natin ng mabilisan po ang kailangang investigasyon po, ma'am. Opo. Willing naman po sila, Major, na mag-file po ng kaso laban po dito kay Tatay Ronelo? Yes po. Basta po ba magkipagtulungan pakakandakan po natin ang investigation at kung may makita po tayong probable cause o kaya may ground po tayo na makapag-file tayo ng kaso at matibay po yung ebidensya, kakasuhan po natin. Okay po. Major, hold on lang po. Nandiyan na po si Idol Rafi Tulfo. Idol Rafi, good afternoon po. Magandang hapon sa inyo, sir, at magandang hapon sa mga nakikinig at nanonood. Hindi ko na abutan yung interview mo kay Major. Ano pa yung kaso ulit, sir? Oo, kasi ito, Idol Rafi, nirereklamo nilang mag-ina yung kanilang tatay na nanakit daw po. At Idol, nanaga pa daw po sa ulo ni nanay. Nangyari po noong July 22, dakong alas 11 ng gabi. Ang kinakatwiran po ni tatay, Idol Rafi, dahil lasing daw po siya. At nagawa niya daw po yon, Idol, dahil bunganga daw po ng bunganga si nanay na wala siyang trabaho at palamunin. Idol, wala naman po talagang trabaho si tatay. So, ibig sabihin, palamunin na nananakit pa. Yes, so, Idol. Yung excuse yung pagiging lasing para makapanakit. Iyon po, Idol. Eh, dapat talagang kakasuhan yan. Iyon. Yes so, po. Mabuti naman at nandiyan si Major. Kaya lang, kailan pa nangyari ito yung pananakit? July 22 po, Idol Rafi. Well, lampas na sa reglementary period, so direct filing yan. Kung willing mag-file ng kaso yung mga kamag-anak na nasaktan. Opo. Willing naman daw po, Idol Rafi. Dahil ayaw na din po ni nanay kay tatay. Okay. At mas maganda siguro kung meron na tayong previous na mga ebidensya na matagal na nananakit yan at may mga blotters sa barangay o sa pulis. Meron in the past para mas mapabilis. Pinadala mo ko ng picture, ano, nung... Yes po, sinend ko po sa inyo, Idol Rafi. Yan po yung ebidensya. Yung mga pasa. Opo. Sige, sama-sama yan. Samahan natin sa PNP para makapagsampa ng kaso. Yes po. Laban dyan sa nananapit na lalaking lasinggero. Sige, okay yan, Sherry. Opo. Yes. Okay, sir Rafi, gusto niyo po bang kausapin yung nirereklamo na si Ronelo Oxenio po? Sige, si Ronelo. Sir Ronelo, magandang hapon. Magandang hapon din, sir. Sir, ba't mo ginagawang excuse yung pagiging lasing mo para ikaw ay makapanakit? Sabi mo, lasing ka lang kasi. So ngayon, kung lasing ka, pwede ka manakit? Kasi sir, palagi ako, sir, binangangaan, sir. Kahit nagdandun ako sa bahay, pagdating nga rin sa trabaho, ganito sa palagi na kung binabungaan, parang kasi wala akong trabaho. Alam mo kung bakit kasi binabungaan? Sir, kung anong gagawin ko, sir, sa pangabuhay namon, sir? Ah, sige, turuan kita, sir, ha? Para hindi ka nabungangaan ni Mrs., maghanap ka ng trabaho, magbanat po kayo ng buto. Yun lang yun po yun, eh. Kasi, palamunin, sorry, sir, palamunin kasi kayo, pabigat. Tapos ngayon, lasenggo pa kayo, wala na kayong trabaho, ay talagang bubungangaan ka ni Mrs. So, para hindi na magbungangaan si Mrs., maghanap ka ng trabaho at medyo bawas-bawasan mo po yung pag-inom. Promise, sir, yes, pag ginawa mo yan, sir, hindi na magbubungangaan si Mrs. Thank you, sir. Diba? Thank you. Ito na naman, sir. And then, tama naman talaga yung atin natin. And then, siguro kung talaga... Sa yung plan, sir, pa-explication, sir, talagang mali ako, sir. Talagang inamin ko, sir, na mali ako. Buti naman, sir, at least hindi na tayo nahirapan na tik-tikin ka pa, umamin ka na mismo. So, ang mangyari kasi niyan, sir, si Mrs. daw ata, magdidemanda laban sa inyo. Paano yan, sir? Maliban na lang, sir, kung makausap niyo, magbagong ni Mrs. Hindi ko na ulitin yun, sir, kung anong nakararapan, sir. Matanong ko lang, sir. Saan kayo kumukuha ng pangpili ng alak? Wala naman ho kayong trabaho. Sa mga kwan, sir. Sa mga kaibigan, sir.
Kasi na, kung minsan, nagpa-relax-relax ako, inaanyayahan ako. Minsan, Eh di ba sir, bawal ang inuman yan dahil COVID? O yun, marami ka ng violation sir. Pag inuman ka sa tropa, alam mo naman bawal ngayon, tapos pag-uwi mo ng bahay, mambubugbog ka, eh wala ka nang inintig ang pera dahil wala kang trabaho. O dami violation sir. Sir, magpakabait ka na kasi sir. Yes sir. Mo, sir, ipapa-counseling sir. Oh. Yes sir. Padaling kita doon sa Alcoholic Anonymous, yung bang ginagamot yung mga alcoholic sir. Pag natanggal na po yung alak, katawan ninyo, eh baka magbago na hong inyong pananaw sa buhay. Hindi naman ako, sir. Paminsan-minsan lang ako nag-iinom, sir. Kung makuha niyo yung aking kwan, yung pagbinangaan ako, yan yung nalating ako. Pag-usapin mo kaya sila mag-asawa, tingnan natin kung, para sa akin, kung paulit-ulit na lang, dapat kasuha niya para magdala. Pero depende rin kay misis, kung hiwalay na lang sila, and then para sa bata na pag-usapan, pwede rin. Opo. Nag-usap na sila kanina, Idol Rafi, pero ayaw na daw po talaga ni nanay kasi kahit daw po yung anak po niya, ayaw na din po bumalik sa kanilang tatay. Hindi ka masisisi. So opo. Kung ganun, ilang taon yung bata? As 19 po, Idol Rafi. Okay, nag-aaral pa. Yes po. Okay, so wala tayong ma-expect na suporta dyan dahil wala nga trabaho. So ano pang gagawin natin? Hindi naman pwedeng pilitin ni judge yan na magtrabaho ka. So, hiwalay na lang sila and then, siyempre yung bata, matik, nandun sa nanay. Opo. Yes po. Pag nagpakatino na siya, nagpakita siya ng pagbabago, bigyan siya ng visitation right. Yes po. Diba? Ganun na lamang po. Okay. Sige. And then, kung willing magsampa ng kaso si ma'am, tamahan na siya sa ating kapulisan. Kay Major, yung kausap mo kanina. Major Edwin Luces po. Salamat po, Major Edwin, sir. Major. Salamat din po, sir. Salamat din po. Mabuhay ho kayo, Major. Yan na lang po. Yun na lang, Terry. Okay po. Sige po, Idol Rafi. Ma'am Rubelin and Ma'am Madeline, ganito po ang gagawin natin. Ano? Tutulungan po tayo sa tanggapan po ni Major Edwin Luces para kayo po ay makapagsampa po ng kaso. Laban po dito kay Tatay Ronelo. Okay? Huwag niyo pong ibababa yung tawag at kakausapin po kayo ng mga staff po namin, ma'am. Okay po. Okay po. Tatay Ronelo? Yes, Ronelo, ha? Huwag mo munang papuntahin ang magulang mo at all doon sa bahay nito ni Ma'am Madeline Oxenio. Baka magwala-wala na naman ang pagsisigaw. Pagsabihan mo yung mother niyo po, Ronelo, okay? Total, may usapan na kayo na okay naman na, hiwalay kayo, pero kakasuhan ka pa rin, ha? Yes, ma'am. Okay, salamat po, sir. Thank you po. Maraming salamat, Kapitana, sa tulong niyo po. Salamat din. Sige po. Sige po, pakirondahan na lang din po yung bahay po nito ni Miss Madeline para po sa seguridad din. Dahil yung mga magulang nito ni Ronelo, sumusugod po eh. Oho, paki na lang po, Kapitana. At mabibigay po kami ng barangay pa protection order. Yan. Opo, maraming salamat po, Kapitana Fatima Trajano ng Barangay Poblacion, Tabuk, Mambusaw, Kapis. Mabuhay po kayo, Kapitana. Salamat po. Okay po. Maraming salamat po, Kapitana.